Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, nawa ay sumainyong lahat. At sumainyo rin. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga po, Father. Welcome po sa parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio. Ngayon po ay 12 ng Setyembre at nais nating parangalan ang kalinis-linisang pangalan, kabanal-banalang pangalan ng Mahal na Birhen. Siyang laging namamagitan sa atin sa kanyang anak na si Jesus. Kaysa po ng lahat ng ating mga intensyon, ipanalangin natin ang lahat ng mga nagpamisa, lahat ng mga nagdiriwang ng kaarawan at anibersaryo sa araw na ito, ang mga patuloy na dumudulog kay Santo Padre Pio para sa kanilang mga kahilingan at karamdaman, gayon din para sa kapayapaan ng kaluluwa ng lahat ng ating mga yumao. Natatanging panalangin ang pasasalamat para sa intensyon ni Tita Virgie Cano at ng kanyang pamilya, gayon din kina Engineer Cayo Caldo at ang kanyang pamilya. Nais nating i-welcome at pasalamatan ang mga taga-parokya ng San Vicente Ferrer sa Tuwi, Batangas, gayon din ang mga taga-parokya ng St. John the Evangelist sa Tapulao, Orani, Bataan, sa pangungunan na kanilang kura paroko, Father Reggie Albora. Sila po ay naririto sapagkat ngayong araw ay sisimulan ang Dalaw Pio para sa kanilang mga parokya. Isa sa Tuwi, isa sa Bataan. Ang relikya po ni Santo Padre Pio ay dadalaw sa kanila bilang kanila ring pagdiriwang ng kapistahan ni Santo Padre Pio. Aminin muna natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat, gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya'y sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, loobin mong kami tuwangan ng banal na pangalan at panalangin ng Mahal na Birhen upang kami lumaya sa lahat ng panganib at makapanatili sa iyong kapayapaan sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, alam nating may kaalaman tayong lahat. Ang gayong kaalaman ay nagbubunsod sa tao upang magpalalo, ngunit ang pag-ibig ay nakapagpapatibay. Ang nag-aakalang may nalalaman siya ay hindi pa nakaalam ng dapat niyang malaman. Ngunit kilala ng Diyos ang umiibig sa Kanya. Tungkol nga sa pagkaing inihandog sa Diyos-Diyosan, alam nating walang kabuluhan,
ang mga Diyos-Diyosan at iisa lamang ang Diyos. Bagamat may sinasabing mga Diyos sa langit o sa lupa at maraming tinatawag ng mga Diyos at mga Panginoon, sa ganang akin ay iisa lamang ang Diyos, ang Ama na lumikha ng lahat ng bagay at tayo'y nabubuhay para sa Kanya. Iisa ang Panginoon si Hesukristo at sa pamamagitan niya'y nilikha ang lahat ng bagay at sa pamamagitan din niya'y nabubuhay tayo. Subalit hindi lahat ay nakaalam nito. May ilang nahirati sa pagsamba sa Diyos-Diyosan, kaya't hanggang ngayon kapag kumakain sila ng ganitong pagkain, ang akala nila'y handog pa rin sa Diyos-Diyosan ang kanilang kinakain. Palibhasa'y kulang ang kanilang kaalaman, nababagabag ang kanilang kalooban sa pag-aakalang sila'y nagkakasala. Kaya't dahil sa inyong kaalaman, ay napapahamak ang kapatid ninyong mahina pa at naging dahilan din ng kamatayan ni Kristo. Sa gayon, nagkakasala kayo kay Kristo sapagkat ibinunsod ninyo sa pagkakasala ang inyong kapatid at itinanim sa kanyang isipan ang maling paniniwala. Kaya't kung dahil sa pagkain ay nagkakasala ang aking kapatid, hindi na ako kakain ng karne upang di siya magkasala. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang tugon po sa Salmo, Poon ako ay samahan sa buhay na walang hanggan. Poon ako ay samahan sa buhay na walang hanggan. Ako'y iyong siniyasat, batid mo ang aking buhay. Ang lahat kong lihim, poon, ay tiyak mong nalalaman. Ang lahat ng gawain ko sa iyo ay hindi lingid. Kahit ikaw ay malaya, batid mo ang aking isip. Ako'y iyong nakikita, gumagawa o hindi man. Ang lahat ng gawain ko'y pawang iyong nalalaman. Poon, ako ay samahan sa buhay na walang hanggan. Ang anumang aking sangkap, ikaw o Diyos ang lumikha. Sa tiyan ng aking inay, hinugis mo akong bata. Pinupuri kita, o Diyos, marapat kang katakutan. Ang lahat ng gawain mo ay kahangahang tunay. Poon, ako ay samahan sa buhay na walang hanggan. O Diyos, ako'y siyasatin, alamin ang aking isip. Subukin mo ako ngayon kung ano ang aking nais. Kung ako ay hindi tapat, ito'y iyong nababatid. Sa buhay na walang hanggan, samahan mo at ihatid. Poon, ako ay samahan sa buhay na walang hanggan. Magsitayo po ang lahat. Sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kaniyang mga alagad, "Sinasabi ko sa inyo, mga nakikinig, ibigin ninyo ang inyong mga kaaway, gawan ninyo ng mabuti ang mga napupuot sa inyo, pagpalain ninyo ang mga sumusumpa sa inyo, idalangin ninyo ang mga umaapi sa inyo. Kapag sinampal ka sa isang pisngi, iharap mo rin ang kabila. Kapag inagaw ang iyong balabal, ibigay mo pati ang iyong baro. Bigyan mo ang bawat nang hihingi sa iyo, at kung may kumuha sa iyong ari-arian, ay huwag mo nang bawiin pa ang mga iyon. Gawin ninyo sa iba ang ibig ninyong gawin nila sa inyo. Kung ang iibigin lamang ninyo yung mga umiibig sa inyo, ano pang gantimpala ang inyong hihintayin? Kahit ang mga makasalanan ay umiibig din sa mga umiibig sa kanila.
At kung ang gagawan lamang ninyo ng mabuti ang gumagawa sa inyo ng mabuti, ano pang gantimpala ang inyong hihintayin? Kahit ang mga makasalanan ay gumagawa rin ito. Kung ang pahihiramin lamang ninyo ay ang mga taong inaasahan ninyong makababayad sa inyo, ano pang gantimpala ang inyong hihintayin? Kahit ang mga makasalanan ay nagpapahiram din sa mga makasalanan sa pag-asang ang mga ito'y makababayad. Sa halip, ibigin ninyo ang inyong mga kaaway at gawan ninyo sila ng mabuti. Magpahiram kayo na hindi umaasa ng anumang kabayaran. Sa gayon, malaking gantimpala ang tatamuhin ninyo at kayo'y magiging mga anak ng kataas-taasan. Sapagkat siya'y mabuti sa masasama at sa mga hindi marurunong tumanaw ng utang na loob. Maging mahabagin kayo gaya ng inyong ama. Huwag kayong humatol at hindi kayo hahatulan ng Diyos. Huwag kayong magparusa at hindi kayo parurusahan ng Diyos. Magpatawad kayo sa inyong kapwa at patatawarin kayo ng Diyos. Magbigay kayo at bibigyan kayo ng Diyos. Hustong takal, siksik, liglig at umaapaw pa ang ibibigay sa inyo. Sapagkat ang takalang ginagamit ninyo sa iba ay siya rin gagamitin ng Diyos sa inyo. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Muli po, magandang umaga sa inyong mga naririto sa atin sa pambansang Dambana, gayon din sa mga patuloy na nakikiisa sa atin via live streaming. Matapos ninyong marinig ang mabuting balita, gusto pa ninyo ng homiliya. Pagkakaliwanag na, diga? Kita ko ang marami sa inyo eh. Habang inaay-ay ng Panginoon ang mga dapat gawin, tumatango. Ang iba'y napapailing. Hindi ko alam kung kayo napapailing dahil sinasabi niyong bakit ganun ako? O baka kaya kayo tumatango, sinasabi ninyong tama nga, masama nga ang ugali ng aking bianan. Mukhang tama nga ang Diyos, masama nga ang ugali ng aking kapitbahay. Ay pagkagayon ng ating inisip, ay di lalong sala, lalong mali. Ang mabuting balitang ito na ating narinig ay para sa inyo. Hindi para sa inyong katabi. Ito ay tinatanggap ng sarilinan. So ito'y para sa akin, ito'y para sa bawat isa sa atin. Kaya ang iisipin lamang dapat natin kapag naririnig natin ang Panginoon na nagsasalita ng mga bagay na ganitong paalaala ang ating sarili. Wala nang iba. Dahil kapag mag-isip pa kayo ng iba, lalo lang tayo magkakasala. Dali isipin natin, oo, mas mabait nga ako sa aking kapatid, mas mapagbigay nga ang aking kapitbahay. Hindi, ang sarili lamang ang iniisip. At napakaliwanag po. Sa isang tanungan ay ang tanong sa atin ng Diyos, anong klaseng pag-ibig mayroon ka? Ang pag-ibig mo ba ay nagdadasal lamang? Ang pag-ibig bang mayroon ka ay tumutulong lamang? Sapagkat sinasabi ng Diyos ngayon, kung ang pag-ibig na taglay mo ay yung pag-ibig na nagdadasal, sumisimba, nagnunubena, kulang. Hindi yun ang pag-ibig na hinihingi niya sa atin. Gusto niya'y lalampasan mo at lalaktawan mo ang pag-ibig na mayroon ng lahat. Dahil kayang magdasal ng lahat, kayang tumulong ng lahat, kayang magbigay ng lahat. Pwede kang tumigil sa simbahan ng maghapon, kayang gawin yun ng sino man. Pero yung magmahal sa iyong kaaway, hindi lahat nagagawa yun. Yung magpatawad sa iyong chismosang kapitbahay, hindi lahat nagagawa iyon. Yung pahabain ng iyong pasensya,
sa iyong pakialamerang biyenan, hindi lahat nagagawa iyon. Kayo ga po ang taga-Tuwi? Kaya ang taga-Tuwi? Hindi. Itong mga San Vicente na ito. Saan nga ako taga saan yan? Kala ko taga-Tuwi kayo eh. Nasaan ang mga taga-Bataan? Yan. Father. Oo, nariyan daw si Father. Sa mga kukuha ng relic ngayon, kung maiiwan tayo na gusto nating igalang ang relikya ni Padre Pio, na pagkatapos naman ng piyesta ay parehas pa rin kasama ng ugali natin, parehas ka pa rin mataray. Tingnan nyo dito, ah, diga, piyesta na, ano, may banderitas na kami, may mga paghahanda na, pare-paras itong hamon sa atin. Ay, anong gagawin sa atin ng piyestang ito? Sa palagi ninyo, matutuwa sa atin si Padre Pio na ipinagpiyesta natin siya, magagandang bulaklak. Tingnan nyo sa mga susunod na araw, magagandang bulaklak. Simula sa Sabado, may nobena na tayo. Mga kilalang mga tao ang pupunta, mga obispo, mga kilalang pari. Ay, ano pagkatapos? Nakapag-nobena nga tayo. Mataray ka pa rin naman. Sinungaling ka pa rin naman. Chismosa ka pa rin naman. Ay, sa palagay niyo ikinatuwa ni Padre Pio yon? Hamon po sa ating lahat. Ang pag-ibig na gusto ng Diyos ay pag-ibig na siya lamang ang halimbawa. Hindi pwedeng maging halimbawa ang sino man. Iisa ang nakakagawa pa ng pag-ibig na sinasabi ni Jesus. Yun ay siya. Tingnan ninyo, habang nasa cross, sa palagi, ganun yung napakadaling magpatawad ng mga nagpako sa iyo. Minsan kasi iniisip natin, ay Diyos naman kasi siya, kaya-kaya nag... Hindi ho, si Kristo'y tao din. Sa palagi, tuwang-tuwa siya na nagbubuhat siya ng cross. Sa palaging tuwang-tuwa siya na siya ipinako sa cross, mahirap po iyon. Pero pinatawad niya at patuloy na minahal ang mga taong gumawa sa kanya noon. Kaya iisa ang halimbawa ng pag-ibig. Yun ay ang pag-ibig ni Kristo. Itingnan ninyo ha, at mag-ingat kayo dito. Gusto niyo laging pahaplos-haplos kay Padre Pio. Patawag-tawag kayo kay Kristo, Panginoon, Panginoon, dasal-dasal. Pero kaunting problema lang dumating, angal ka na. Agad ka nang nagdududa. Agad ka nang nawawala ng tiwala. Ay si Padre Pio, 50 taong may sugat ang kamay. 50 taong naghihirap. Si Jesus, niyakap ang paghihirap. Kaya mag-ingat kayo ha. Baka haplos-haplos kayo kay Padre Pio. Tapos pag binigyan kayo ng kaunting problema ng Diyos, angal kayo, ay ang problema, ang pagdadaanan, ang mga taong walang ginagawa, kundi manira at humanap ng iyong kahinaan, ay laging nariyan. Hindi mauubos ang mga yan. Kaya ang hamon, anong pag-ibig meron ka? Sapagkat sayang ang pagsimba, sayang ang pagdadasal, sayang ang pagnunobena. Papikit-pikit pa tayo, talagang paluhod-luhod pa. Tapos pag-uwi, galit ka pa rin sa iyong ina. Hindi mo pa rin kinakausap ang iyong kapatid. Eh di kayo sayang. Ang pag-ibig na gusto ni Kristo, lalampasan mo ang normal na ginagawang pag-ibig. Lalaktaw ka ng mas malalim upang yung hindi pangkaraniwang ginagawa, unti-unti mong magawa. Makapagpatawad, umunawa, magpasensya, magbahagi ng pagmamahal. Sa banal na misang ito, habang pinararangalan ang mahal na birhen, siyang sangtanging sumunod din sa kalooban ni Kristo ng pagpapakasakit, katulad ni Padre Pio, tayo rin po'y humingi kay Kristo. Siyang tatanggapin mamaya sa komunyon. Inyong ibulong, sabihin niyo kay Kristo, Panginoon, palaguin mo po ako sa pagmamahal na nagmumula sa iyo. Yung pagmamahal na kayang magpatawad, pagmamahal na kayang umunawa, pagmamahal na kayang magsakripisyo.
Para po sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Tayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha sa paggunita namin sa kamahal-mahalang pangalan ng mahal na Birhen, hinihiling namin ang aming paghahain ay lakipan mo ng kapupunan upang kami ay maging handog na ikinalulugod mo kailanman sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikay aming pasalamatan, ngayong pinararangalan ang kabanal-banalang pangalan ng mahal na ina ng Diyos. Bukod mong pinagpala sa babaeng lahat ang mahal na birheng totoong mapalad, na iyong piniling maging ina ng iyong anak nung isugo mo siya bilang aming Mesiyas. Sa kapangyarihan ng Espiritong Banal, ang Birheng Maria ay naging inang tunay ng iyong anak na kanyang isinilang bilang liwanag nitong sanlibutan. Kaya, kaysa ng mga anghela nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Buhod ay manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon. Iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi,
Tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo. Nang bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Manatili po tayong nakaluhod. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig, puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Santo Papa at ni Gilbert na aming obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo si Marcelino na tinawag mo mula sa daigdig na ito. Nung siya'y binyagan, siya'y nakaisa ni Kristo sa pagkamatay, ngayong siya'y pumanaw, naway makaisa siya ni Kristo sa pagkabuhay. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria, ang ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang esposo. Kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kaniya ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo. Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Iadya sa lahat ng masama pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat Diyos
Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi po kayang lumuhod, ay manatili pong nakatayo ng maipaggalang. Ito ang kordero ng Diyos, ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Ang second collection po ay para sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio at para sa mga pangangailangan ng matatanda at may sakit na mga pari ng Arsidiosesis ng Lipa. Salamat po sa inyong handog. Tayo po ay magsitayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal ang aming pagsasalo sa haing nagbibigay buhay sa paggunita namin sa pangalang banal ng mahal na ina ng iyong anak ay magdulot nawa sa amin ng iyong kagandahang loob upang lagi naming madama ang iyong paglingap sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio. Padre Pio, taga-Pietrelcina, monghing banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwara ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan. Sa iyo po binibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat dapat, kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan. Lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa. Sa tuwi na ay makinig, magnilay at sumampalataya. Aming pong pakiusap itong mga kahilingan. Puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaysa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Magsiupo po ang lahat para sa ilang patalastas. Una sa inyong pagbisita sa pambansang dambana, mangyaring pakaingatan ng inyong mga personal na gamit, hangad po namin ang isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, ang atin pong Kapiyo Healing Bundle ay available sa ating mga tindahan. Ang langis po na kasama ng Healing Bundle ay may halo at patak ng langis mula sa puno ng ulibo na binasbasan ni Padre Pio nung siya'y nabubuhay pa. Naway magabayan tayo nito ng kagalingan sa pamamagitan ng Panginoong Hesukristo. Bahagi po ng mga gawain para po sa darating na kapistahan ni Padre Pio, meron po tayong free medical consultation ngayong darating na linggo, September 15. May mga doktor po ng UST na parating para magbigay ng libreng gamutan at konsultasyon. Sa mga nagnanais pong kumonsulta ng libre at magpagamot, kayo po'y magpalista na sa opisina ng parokya hanggang bukas lamang. Ngayon pong January, tutulungan ng Pambansang Dambana ang 129th Plenary Assembly ng mga Obispo ng Pilipinas na gagawin po dito sa Arsidiosesis ng Lipa. Kaya po tayo ay may mga servers na namimigay ng sobre bilang pwedeng paglagay ng inyong tulong pinansyal para po sa medyo malaking gastusin ng isang linggong assembly ng mga Obispo ng Pilipinas
dito sa atin sa Lipa. Nawa po ang inyong panalangin at tulong pinansyal ay makatulong sa pagtatagumpay na ito pong darating na malaking event na ito dito sa atin. At simula ngayong Sabado, ang ating Novena Mass at Novena Prayers kay Santo Padre Pio, alas 5 ng hapon tuwing Lunes hanggang Sabado at alas 6 ng gabi kapag kaaraw ng Linggo, kayo po'y gagabayan ng mga schedule na makikita nyo sa screen. Ito po'y nasa tarpaulin din sa paligid ng simbahan at makikita nyo rin sa ating Facebook page para po kayo'y makaisa sa mga gawain sa pagdiriwang ng kapistahan ni Padre Pio. At tulad po ng nabanggit ko kanina, ang dalawa pong relikya ngayon ni Padre Pio ay paalis ng pambansang Dambana. Isa po ay papunta ng Urani, Bataan at ang isa ay papunta dito sa atin sa Tuwi, Batangas upang ipagdiwang din at paghandaan ng kanyang kapistahan. Sa isang araw po ay may kukuha pa rin ng dalawang relikya. Tayo po ay magagabayan ng mga schedule na yan. Ipo-post po natin sa Facebook page kung nasaan ang mga relikya ni Padre Pio. Yung isa ay papuntang Kabanatuan at ang isa pa ay papuntang Antipolo para po tayo ay magabayan ng mga gawain para sa darating niyang kapistahan. Salamat po sa inyong lahat. Ang ating sunod na misa, mamayang alas 12 ng tanghali, inaasahan naming inyong pananatilihin ng kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating simbahan. Magsitayo na pong lahat para sa pagbabaspas ng religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos sa mga makapangyarihan upang tayo'y maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at mga dasalan. Inyo pong hahawakan ang inyong mga nais pabasbasan, isipin ang mga taong nais ninyong ipanalangin at para po sa mga nasa kanilang tahanan, ang panalangin pong ito'y para din sa inyo at sa inyong mga nais pabindisyonan. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos mo ang iyong bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin, ang mga rosaryo, mga imahen, mga dasalan, mga healing rub, miracle oil at mga healing bundle na nagpapaalaala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin upang ang lahat na dumulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Loobin mong tularan nila ang kabanalan at aral ng Panginoon at mga santo magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Abaginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong unang-una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara nung unang-una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Maraming salamat sa ating mga tagapaglingkod at sa inyo pong lahat na nakaisa sa ating banal na pagdiriwang. Maraming salamat sa inyo. Lagi po kayong mag-iingat. Pansamantala po nating sasarahan muna ngayong araw ang ilalim ng belfry kung nasaan ang mga relikya ni Padre Pio sapagkat may paglilinis pong gagawin. May mga available tayong relic dito sa harapan. Ito po ay dugo ni Padre Pio. At sa Divine Mercy Sanctuary, meron din po doong tela na may dugo ni Padre Pio.
para po tayo ay makalapit at makadulog sa Kanya papunta sa Panginoon. Sumayin ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, ang Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Ang banal na misa ay naialay na, humayo kayong mapayapa, palaging lumalim sa pagmamahal. Salamat sa Diyos. Amen.